mga pamilya, chat, kasama natin ngayon! Ang bibida sa isa na namang nakakakurot ng puso na episode ng Maalaala Mo Kaya. Let us all welcome Claire Ruiz! Hi Claire, welcome back after 4 years ata nung last chat session mo with us. Kasama mo pa noon ang Be Careful With My Heart cast. Diba? At ito ngayon, nagbabalik ka for MMK. Tell us more about the story na kumilabot sa yung trailer, kinilabutan na yung mga netizens natin. Nagulat actually sa transformation na nakita nila sa iyo dito. So tell us more about the story and of course your role here. Ang story ni Abigail Mesa, nag-start yun, anak siya ng pastor. So, nung bata siya talagang, wala, positive lang lahat, masaya lang yung buhay nila, na kahit palipat-lipat sila ng tirahan para mag-spread ng word ni God, wala lang sa kanila, they're just happy. Kasi nga, si God yan eh, like, we should have faith in Him. Until, hindi niya alam na, nung niyakap niya yung dad niya, yun na yung last na yakap. So, nung namatay siya, ang reason daw was overfatigue. So, parang, bakit na overfatigue yung tatay? Kasi, sa sobrang pagod, sa paglipat-lipat, pag-spread ng word ni God, so yun, dun siya na nag-galit kay God. May overfatigue pala, James Banao. Mag-ingat tayo sa overfatigue. Okay, go. Yeah, so dun siya nag-galit kay God, na parang, sa dinami-dami ng tao, bakit yung tatay ko? So parang nga sinabi niya sa mama niya, bakit si papa? Parang sabi ng mama niya, hindi si papa sino? So parang doon siya nag-start mag-rebel din lahat ng mga hindi niya ginagawa dati ginawa niya. Ginawa niya. Lahat na drugs, lahat na ng masasamang bagay ginawa niya. Until, ayun, na hindi ko nasasabihin yung iba kasi para panoorin ninyo. Until yan, na-overdose siya sa drugs. Yun yung naging reason kung paano siya bumalik kay God. Na parang kahit ang dami ng beses na buhay yung life, muntik na siya mamatay. Hindi pa rin siya matay. Hindi pa rin siya mamatay. Judging from the teaser, no, and the trailer, it's a very, kumbaga, dark and difficult character, I'm sure, to portray. Super. Paano ka naghanda dito sa role na to? Nung sinabi sa akin nung una, usually kasi pag may nag-inquire sa akin for MMK, I would have second thoughts na parang, oh, baka hindi ko kaya. Tapos nung sinabi sa akin to, hindi ako nag-draw. Sabi ko sa sarili ko, I think I can do it. Kasi first and foremost, I could relate kay Abby. Yeah. Kasi yung dad ko naman ay din. So parang... Yung pain na yun. So I could use that. Tapos yun, tapos sinabi ng manager ko na I just wanna hear it from you na confident ka doon. Kasi ayaw naman namin na kami gusto namin pero ikaw pala hindi mo kaya. So yun. Tapos yun, si God lang din pray na magawa ko lang ang eksena. Parang mabibigat pero intense pero nakaya. Yeah, I did. Nanood ako ng mga videos and interviews ni Abby sa YouTube. And dapat mamimit ko siya nung before the taping kasi unfortunately, busy siya dahil nag-talk siya and everything. Pero nag-meeting kami na direktado, my super-duper favorite director, direktado. Ayun, sabi niya, isipin mo, hindi ikaw si Claire. Alisin mo si Claire, iwan mo muna si Claire sa bahay. Ikaw si Abby. Tapos, bawal ka na rin mag-slang, bawal na yung mag-twang. Kailangan magsalita ka na as if alam mo yung probinsyana. Tapos yun, just put yourself into Abby. Put yourself into Abby. What was the most challenging scene that you did for this episode? The most challenging scene was last night. Kagabi lang pala. Kagabi lang. Fresh na fresh? Oo, yung rape scene. Sobra, grabe. Kasi, I don't know how it feels like to be raped, pero like, you need to use different kinds of pain para ma-ano mo yun eh. So yun, sobrang hirap, pero nagawa naman. Sobrang nabigyan naman ng justice, kumbaga, sa mga
makakapanood nito at makaka-relate, of course, dun sa kwento. What's the biggest lesson that you've learned from portraying your role, your character dito? The biggest lesson I've learned is kahit ang dami mo nang ginawa, kahit ang dami mo nang masasamang ginawa, kapag talagang may purpose si God sa iyo, talagang may purpose siya. Kasi si Abby, ang dami na niyang beses na pwede na siyang mamatay, pero hindi. Kasi now, nabuo yung rescue kong bataan. So, yun yung purpose niya. Si, I mean, like, kagabi nangit ko si Abby. Sa taping, bumisita siya. Finally. Okay. Sabi ko, I was looking at her, I was naiiyak ako kasi parang, oh my gosh, pinagdaan niya lahat ng yun. And when you look at her, talagang parang hindi niya pinagdaan ang lahat ng yun. She's confident and talagang, I don't know, talagang naiyak ako kagabi. Kumbaga, at the end of the episode, yung mga viewers natin will feel inspired as well. Kahit ganun kabigat. Yung mga magaganap at mapapanood nila, so kapit lang. Anong ating hashtag for Saturday? Hashtag MMKProdigalDaughter. The Prodigal Daughter. Why don't you invite everyone to watch and support your episode? Guys, finally, I have my own MMK. Sana po supportahan ninyo ngayong Sabado na sana po ma-inspire kayo and sa mga lahat na naniniwala sa akin yun po, sana po panoorin ninyo, sana po ma-touch kayo and sana po mabigyan ko ng justice. I love you guys so much.